Happy Tuesday, guys! And thank God, it's Tuesday! Ayan. Grabe, hindi ako siya nakatulog. Kasi, parado ilong ko and masakit yung lalamunan ko. Alam niyo yun. Pero, kaya naman. And, later, magpupalo ng kasino si Tades. Hiramin niya yung kotse. Kasama na si Tayana. So, may meet ko sila sa SM. Tapos, bago kumit na kami pa uwi later ni Heinz. Tapos, bukas sa ibabalik ng morning. Wala kami pa ng tubig, guys. So, hindi ko alam kung pupunta muna ako ng gym. Doon ako kakain. And, ewan ko, hindi ko pa sure eh. Kailangan ko pa pumunta ng post office. Basta mamaya na bahala na later. Kung anong plano, kaloka. And kausap ko yung tita ko kasi next month lang kami magmamakaw and magli-live siya kasi FA yun. Flight attendant ng Cathay Pacific. So, since may bahay na siya dun sa Hong Kong, nung kami magsistay after ng Macau, inaalam niya kung ano yung mga activities na gagawin namin. And para at least may kasama kami kasi wala kami alam sa Hong Kong, diba? So, ilang days na kami magsistay dun. Kaya yon. And like later na lang guys kasi kailangan ko na rin mag-ayos ng mga kailangan kong ayusin. Like yung mga orders. Ayun guys, madali yan. Pupunta muna ako ng gym. Tapos di ko alam kung may food doon. Baka doon ako kumain. Or basta bahala na. And then after noon, babalik ako dito sa bahay. Kukunin yung mga ipapadala. Tapos, grabe, hassle talaga. Sobrang hassle. Ang dami kong ano. Ang dami kong dapat gawin plano today, pero since hiramin si Brati, marami ako ng babagong schedule. Kasi pa nagsaschedule talaga kami, guys, ng mga lakad namin. Week before pa, nakaschedule yung mga gagawin namin. May mga bigla ang ganito. Kaya, nababago talaga yung schedule namin. Ang hirap, pero ganun talaga. Ang daming change of plans talaga. Mahirap pa ganito. Tapos masama pa pakiramdam ko. Pero kailangan ko na ipadala talaga yung mga dapat kong ipadala today. Kasi nakakahiya na rin syempre sa mga nag-aantay. So, kinakaya ko na lang din. Imbis na gusto ko magpahinga today. Pero, ganun talaga ang business. Bawal magpahinga hanggat kaya, go lang. So, change ng plan. So, antayin ko na lang pala muna yung ano, yung mineral water na lang ipangliligo ko. Kasi kung babiyay pa ako sa gym, ano oras na 1 PM na. Tapos ipapadala ko pa yung mga packages dun sa Robinson. So, kukulangin ako ng oras. Yun. Kakainis, pero okay lang. Kailangan, ano, for business naman. So, okay lang. Ang hirap lang talaga pag walang water. Mm. Tapos, bibili pa pala ako ng ilaw later para sa, ano, napundi. May warranty talaga. Napundi. Ito okay naman. Magkakasabay sila ng, ano, ng bili namin lahat, pero napundi na yun sa kwarto. May warranty siya ng 5 years, pero hindi ko na mahanap yung resibo. Kaya, ewan ko, gagawin ko na lang siguro, ano, bibili lang ako ng bago kasi nasa 200 plus lang naman yata yun. Kaya, okay lang. Kaysa hanapin ko pa yung resibo, inat pa, alam mo yun. Wala akong tayo maghanap ng mga ganyan ngayon. So guys, ito muna, oats muna ako. Hey guys, ayan, nasa kotse na ako, and grabe, hindi talaga okay yung pakiramdam ko. Mas gusto ko talaga magstay sa bahay ngayon or mag-steam na lang sa gym. Kaya lang cancel nga yung gym namin ngayon kasi nga hiramin yung kotse namin mamaya. Magkakasino daw sila Tita Des and Tita Yana. So, kaya gagawin ko na yung mga dapat kong gagawin. Punta muna ako ng Robinsons. Ayun, ng Robinsons kasi papadala ko yun sa Macau and yung sa Dubai ba? Ah, Saudi Arabia. So, yon. And later na lang guys, di pa rin ako kumakain pero nag-oats ako. And baka mamaya sa ano na ako kumain sa nang kain na lang ako ng steak pero asikasuhin ko muna yung mga dapat ko asikasuhin sa Robinsons. Or kain kaya muna ako, no? Hindi ko kasi alam kung till what time yung post office pero bahala na. So, gamit ko lang yung, hindi na ako nag-concealer or what. Powder lang to from Pixi. Ang ganda ng coverage niya. And yung lipstick ko is from Snowy. Yung bigay sa akin si Yumi. Kilay ko is yung Nichido Chestnut. Tsaka pinaghalo ko yung blonde. Yun, basta isa. Ayan,
guys, the best na gagawin ko, kain muna ako bago ang lahat. Kasi importante yung... Ito na ulit ako sa, ano, sa Rancho Lorenzo. Ayan. Ito na pala yung food ko, T-bone steak. Malaki-laki yung steak nila ngayon. Sana lang malasahan ko. Pagkatapos kong kumain, dito naman ako sa Cebuana. Yan talaga. Yan, ngayon, takbo naman ako ng Robinson's Post Office. Ayan, sobrang traffic na naman dito. Hindi ko alam, may stoplight na, pero hindi nila sinusunod. So weird, no? Kaloka. Anyway, bukas. Ayun, naputol yung sinabi ko kanina na hindi nga sinusunod yung stoplight dito. Mas sinusunod pa din traffic enforcer. So useless din, di ba? Tapos pagpago mga 10 seconds lang, wala na. Tapos traffic na naman, ang tagal-tagal. 2 minutes ulit. Grabe. Anyway, konti na lang at mapapadala ko na rin yung sa Rob. Hindi ko alam, hindi ko sure kung may makikita kung okay na salon mamaya kung papa-color ako. Hindi ko pa sure or kung ako na lang magkukulay kasi gusto ko light green talaga. Kaya lang, pag after 2 weeks or 1 month, talaga nag-fade yung hair ko. Nakakainis, diba? Pag gano'n, tas kulay na naman. May roots na ako, kaya gusto ko ng ano. Pero bahala na later kung anong plano. Kung may time pa, bahala na. And bukas, sabi ko nga, papaayos ko na yung pilikmata ko. Kasi ito nalalagas na siya, hulagas na. Yan. Ito, okay-okay po ito, lagas na. So, papaayos ko na siya. And manicure, pedicure din. Grabe, kahit beating the red light ako, inano ko na dahil walang pag-asa. Tagal-tagal lang ka-stop. Sina-check mo na. Pwede lahat? Ano, dalawang underarm solution, dalawang lotion. 18 yata na sabon or 19? Kaya sa sabon, 2 kilos lang pwede, no? Oo, dalawang. Dalawa lang daw. Buksan na lang natin. Dito lang yung pwede kasi, yung oh. Sa bar, so, 2 kilos lang ang pinaka-maximum. So, ayan. Ito lang yung maiwan na soap, tsaka lotion, tsaka isang underarm soap. Okay lang yan ate. And then yung dalawang capsule, tsaka tatlong soap sa dula na. Check kung nagtaas daw sila sa internet. Guys, madalian. And ngayon, pupunta na ako sa, ano, sa Gold's Gym. Kasi kukunin ko yung binigay sa akin ni ate. Ano, binili sa akin ni ate. Nagbabili kasi ako kay ate ng buko. Kasi wala lang, gusto ko lang umilam ng buko and yun laman. So binilan daw niya akong dalawa. Sobrang excited na ako since mamaya naman, mamaya pa magkikita nila Tita Des. Des ko magsalita! 8 pa naman kami magkikita, so may time pa ako pumunta ng Gold. So punta muna ako. Dalatyo na ako SM later after. Grabe talaga yung feeling ko. Tita, binilan ako ni Ate Jana ng buko. Ayun! Si Kuya na dito kami. Dito lang siya nag-pick up sa may Molito. Yan guys, kakaloka. Hindi pala tuloy si Tita Yana at si Tita Des ngayon sa casino. Nag-antay pa ako, diba? Kamusta naman yon? Sana nag-steam na lang ako. Pero okay lang. Puta ako SM, bibili akong gamot. Tsaka, ano ang tawag dito? Pagbili ko ng gamot, pumunta, babayad na lang ulit ako ng alabang. Yes, sama pa naman ang pakiramdam ko talaga. Magbabayad na lang muna ako ng bill sa Sun and Glow para wala na akong problema. Ayan, unahin ko muna yung Globe. Sana wala masyadong tao. Ayan, wala masyado. Ang galing, ang high-tech na sila. Since matagal-tagal pa, sa Sun muna ako. Yung postpaid ko. Bibili lang ako ng gamot sa Watson's. Gusto ko rin ng pomelo.
Check ako dito. Bumili ako ng strap seals para if ever hindi ako makaslip later dahil librado ilong ko. Kainin ko to. Guys, ito na si Hines. Hey. Sabi ko sa kanya gusto ko mag-ramen ngayon. So, nakain kami sa Yushoken. Pwede may space na laban. Hey guys, ayan. Ito na kami. Biglaan. Sabi ko kaya gusto ko mag-ramen. Wala lang. Namiss ka lang din yung Yushoken. Ano na parang ko nabibisaya sa Yushoken. Yushoken. And guys, good news! Tinawagan ako ng Sophie PH. Maraming salamat sa bumubuo ng Sophie PH. Order ko ba sila ng yun? Yes. Thank you. Ito naman, ito naman. Dito po yung bowl. Ito pa yung ito. Sa mag-invite sa akin, Power Seller yung tawag nila. Ibig sabihin, ang perks doon is bigyan nila ako ng mga coupons and mga codes para sa mga discounts nyo, guys. And which is good. Blessing. Ang ganda talaga ng pasok ng 2016. Feel ko talaga. And grabe. Maraming salamat, Lord, sa lahat-lahat talaga. Sobrang thankful talaga ako. Sa supportive kong asawa na lagi dito sa kalokohan talaga. Hindi. Sa gusto ko. So, sobrang happy ako sa pag-supportive niya. Why? Na lang. And yun, sobrang nakatuwa itong pasok ng 2016. Imagine nyo. Pagpagupit ako for first haircut for 2016. Okay, i-selfie mo yan. Well, do that. First haircut for 2016. And, and first date namin to for 2016. Sa ramen. You shocked. Okay, picture that. Ayun. Ikaw ito. Ayun. So, nagpapasalamat ako sa buo ng ano ba yun? Ano ako? Shopee. Ano ba yun? May panapag-pronounce ng Shopee. Basta, ipopost ko soon kapag binigyan na nila ako ng promo code, yung mga ganyan. I-avail nyo guys. Sayang din yun. If ever, mga 10% discount, sayang din. So, basta babalitaan ko kayo soon guys. Discount na yun. So, yun lang. Gutom na ako. Nag-extra noodles na lang kami kasi hindi ko kayo umubos na isang malaking ramen. So, nag-extra soup na lang. Ay, nag-extra noodles. Parang bangag lang ako. Sakit talaga ng ulo ko. Ay, may binagbumili ako ng ano. Yung iniinom na candy. Iniinom na candy? Ay, kinakain na candy. Ano yun? Kanina binagbumili ko ng hotel ko. And bayad na pala yung globe natin. Nabayaran ko na yung globe namin. Ano bill ko? 600 lang. Buti ako nag-exceed. Ako 100 plus. Sa mga next deal ko pa yun. Nag-exceed kasi ako ng ilang gig. Kaya mag-bayad ako ng 1 to next month. Tsaka marami ako na-exceed. Hindi ko nga na masyadong nagagamit yung sun ko eh. Kaya hindi ko pa siya pwedeng ipaputol kasi ay, may tulo. Hindi ko siya pwedeng ipaputol kasi naka-avail ko lang noong October. Pero okay lang, marami naman nag-text sa sun ko. So, yun lang guys. Tutom na ako. Dagdal ko yun naman kasi na-hyper ako kasi dito na yung asawa ko. Sobrang happy. Kahit na ang love ito. Kanina nalulungto kasi mag-isa lang ako sa mga pakalamdam ko. Pero ngayon okay na ako. So, ito na yung Tantan Manila. And extra noodles and gyoza. Sabi ko kay Hines, uwi na kami. Kasi, We're sick. Ano pala, kapag masasain na tab pala, antokin ka. So, kailangan mo talaga magpahinga. Nag-refresh na pala yun yung ano namin, 15 days sick leave namin. Yay! Sakto pala yung ano. Sakto pala. Yeah. Ayun, excited na pala ako sa health card ko. Kasi, sorry, pag nakuha... Text na tayo ni Pen. Sige, pag nakuha ko yun, magpapacheck up ako ng eyes. Lahat ng pwedeng i-check up, ipapacheck up ko kasi free naman. Na. Oo. Yun yung gagawin dati ko ngayon. Dati inaya ka kaya ayaw mo. Ngayon. So ano, kuya ko mag-isa. Natakot ako mag-check up mag-isa. Grabe ka, ayun lang. Ayoko talaga yung kukuna ng dugo dito. Okay lang sa mga fingers ko. Pero ayoko dito sa may ganyan. Ano ba dito, tawag dito? Niya dito. Ah, wait ah. Tapos, iti-check yung wiwi, etc. So, ay, Ate Jana, thank you so much sa buko. Dahil sa buko, dumaan ako sa gym kanina. Pero worth it naman. Ang sarap talaga. Doon tayo dyan nakapark. That pala, umiin, di ba? So, ayun. Uwi na kami, guys. And sa bahay na lang. Pero happy ako sa kinain ko. Sabi, namamahalan si Heinz dito sa Yushoken. Pero,
worth it naman yung babayad mo kasi masarap. Ay, yung stock pala, Jel, please. Palagay mo na sa likod pa transfer. Ito pala yung order ni Sis Tiga Japan. Ayan, 3 peeling soap, 5 eye cream, 5 bleaching, 2 milk, 5 bleaching cream, and 5 morning. So, ayan. Kaayos na. Inhabol ko pa yun. Hi guys, bye na kami. Ayun. Sabi, kahit pagod na ako, yung mga hinabol ko, mga order nyo, inayos ko. And sobrang pagod ako. Pero sabi ko kay Heinz, so iba nga, diba, kahit pagod na sa work, hindi siya na pwede magreklamo kasi may mga boss, may mga nakamata sa kanila. Kaya ako pa salamat na lang din ako na kapag pagod ako, yung iniisip ko lagi, think positive ako. Sabi ko nga, iba nga, naglalakad-lakad, hindi makagala, work lang. Tapos ako ba magreklamo ako sa ginagawa ko, diba? But thank you so much sa mga umu-order. And nakatuwa kasi hindi nyo alam kapag umu-order din kayo, may natutulungan din kayong tao. I mean, yes, thank you. I mean, alam nyo yun, ayoko na lang mag-brag or kung ano man, pero bawat order nyo, talagang may natutulungan kayong mga tao na hindi nyo sila makikita. Alam nyo yun. Nakatuwa. And, ayun. Ay, yung anak ko, payslip ko. Si Heinz, inaano niya po yung payslip niya? Nakikita naman online. Siyempre, surrender lagi kay Mrs. Lagi ko sinasabi to sa kanya. Kaapi ko, hindi mo na kailangan to ibigay kasi nakikita, ako una nakaka-track online eh. Iba pa rin pag paper. Pero iba pa rin daw talaga kapag paper. So, nalagay ko na lang siya dito or somewhere. Pero gusto niya kasi chine-check. Alam niyo yung ganun. Parang ano, nakaganto pala yung t-shirt ko. Yung ko dyan, sinusurrender niya lagi. Sabi ko, hindi naman kailangan, diba? Kasi ako naman nag-check online, ako naman may hawak ng card. Pero gusto niya, ayaan mo na. So, ayun. Ayusin ko na ulit. And then, thank you so much, sis Seth Mabuti. Sa kung sakto yung sis Daphne pala. Thank you so much sa pag-intindi dahil sa courier ko. Napadala ko na sa kanya sa Macau. Sabi nga niya, humingi din siya ng pasensya kasi syempre ako rin nagbayad ng shipping fee dahil nga nakipag-commit din ako sa kanila and sa asawa niya, nahiya rin ako. Kaya kailangan ko na ipadala yung underarm solution. Kaya sabi ko, nung hindi pa talaga dumarating, sabi ko na nakakaya kasi asawa niya umorder noon. So sabi ko, if ever na hindi dumating bago sila umalis, sabi ko, papadala ko na lang sa Macau. Alam ko namang kasalanan ng courier ko, pero sabi ko nga kay Heinz, ayoko masira yung name ko. Di bali nang magbayad ako ng gantong halaga, medyo malaki-laki siya compare sa ibang shipping fee. Pero alam niyo yun, ayokong masira sa ganun lang. Kaya nag-contact talaga ng paraan. Minsan nga, kahit sobrang delay na yung courier ko, kahit silang may kasalanan, ginagawa ko, binibigyan ko na lang ng free soap yung mga talagang sobrang tagalaga. Antay, nakakahiya. Sila Taan Torres, sila Ate Antoinette D. Mga yan, nagpapaano. Pero sabi naman ni Kuya kanina, pinull out na nila yung mga packages na from Margo and then sila na magde-deliver this week. Paantay lang daw, pahabaan ng pasensya nyo kasi talagang nagka-problema. So makawala na yata yung Margo. Sa iba naman silang courier. Paano si Kuya Noy? Sa iba naman siya, pero doon pa rin ako papadala sa kanya. Meron pa rin siyang work. Ganun pa rin, so yun, wala lang. Kaya na nga, nagsabi ko nga kay Heinz, habang nag-drive kami, ang dami ko lang ding pinagpapasalamat ngayong araw na to and sa buhay namin, di ba? Mga realization na parang hindi kayo makapaniwala, alam niyo yun, pero ganyan talaga. And akala ng iba, madali lang life, pero hindi nyo kasi alam yung iba na may pinagdadaanan din yung mga bawat tao kung bakit nagiging, hindi natin sa masabing successful, pero maganda yung buhay. Diba? Eh mas maganda yung pinaghihirapan mo talaga and mas nabavalue mo yung isang bagay kapag pinaghihirapan mo. Iba pala talaga. Kasi dati talaga yung thinking ko ah, na pag ano, kapag mayaman ang pinanganak or ganyan, parang sobrang nakatuwa. Parang blessed talaga. Or swerte pa yung tawag before.
Pero mas habang tumatanda ka pala, mas ma-appreciate mo yung kapag ikaw na yung nag-work hard for yourself. Mas nakaka-proud pala yun kesa sa mga lumalaking. Di naman ako against sa may mga yaya or kung ano man na alam niyo yun, na sobrang ganda ng buhay. Pero, like, ang inspiration ko nga sila, Jinky Pacquiao. Kasi, alam ko yung story nila. So, si Jinky Pacquiao, pa nagpo-post siya ng anything na mga OOTD niya, maganda life niya. Na-appreciate ko siya. Sobrang tuwang-tuwa ako. Sobrang fan ako ni Jinky Pacquiao. Hindi lang halata. Pero, isa ako sa mga fan niya kasi sa hirap at ginhawa talaga, naramdaman niya na silang dalawa ni Manny Pacquiao. Wala pa si Manny Pacquiao nung time na yun hanggang sa umaman sila. Nag-stick talaga sila together. And nag-stick siya kay Manny Pacquiao kahit na wala pa masyado mapoprovide si Pacquiao sa kanyang mga ganong bagay ba? Nakakatuwa lang. Diba? Kaya pag nagpo-post si Jinky, talagang tuwang-tuwa ako. Lalo na pag may mga OOTD, nakita kong ganda-ganda ng life niya. Kaya ako wala pa ka napoprovide. Wala pa ba? Lagi na lang siyang ganyan sa akin. Lagi hindi na daw yung sarili niya. Hindi niya alam kung gano'ng ka-proud sa kanya. Diba? And, yun, God willing, ibigay niya na yung credit card ko. Joke lang. Biglang gana. Biglang sumegue. Kasi pinamis talaga niya yun sa akin yun kapag na-promote siya. Ano niya na ako, open na siya ng credit card. Kasi, basta may mga plans ako, hindi naman sa basta may mga, kaya ko naman if ever, hindi naman ako din papasok sa isang sitwasyon na hindi ko kaya. Alam niyo yun, guys. So, nasa sa atin naman yan, kung paano natin i-handle. Basta lang. So, malay niyo kapag, marami pang nagpo-push sa akin na career talaga tong YouTube na to. Pero, syempre, mas priority ko yung business ko. Kasi, yun yung ano namin eh. Doon kami kumukuha ng income, syempre. So, di ko pa masasabi. Marami nagtatanong sa akin kung mag-full-time ba ako mag-YouTube. Pero, parang hindi ko pa masabi. Kasi, nag-i-enjoy ako mag-vlog, mag-share na ng kung ano lang ako, yun lang. Wala akong masyadong pinapangarap. Natutuwa lang ako kasi kahit papano may naka-appreciate sa amin. Yun lang, sobrang enough na talaga. Yung support niya sa amin, sobrang priceless na yun, guys. Bonus na lang talaga yung mga iba pa na material na gift niya sa amin na natutuwa kayo. Pero yung love and support niya lang na i-PM niya lang ako, mag-comment lang kayo palagi, nandyan kayo palagi. Sobrang enough na talaga yun. As in, sobra talaga. Kaya sabi ko nga, hindi ako magsasabang mag-thank you sa inyo everyday. Sobra. Lalo na yung mga PPM sa akin lagi na concern kapag may naramdaman ako, pag masaya and malungkot ako, or galit ako, dyan talaga kayo para sa akin. Maraming salamat. So, yun lang. Sobrang dami ko ng speech, guys. Maraming salamat sa inyo. And, yun lang. Good night na nga. Bukas na lang. Thank you so much for watching, guys. Magpapahinga na ako. Last na talaga to. Ayusin ko na yung mga dapat kong ayusin, and then pahinga na talaga. Sobrang daming order lang ngayon tsaka bukas. So, ganun talaga. Blessing yan. Good night, guys. Thank you so much for watching.